At ito ang aming special celebration for this month, Engagement and Mansary. What's up everyone? Welcome back to my channel. Ngayon, sasagutin ko na ang mga tanong na sinesend niyo sa FB ko, Messenger, Instagram, o sa YouTube. First question tayo. Ano siya? Wow. Are you contented with your relationship between you and Mark? This question is from Susan Pinheiro. I will say, yes, I am contented with my relationship to Mark. Mark and I, even if we are far from each other, I believe that our relationship is getting stronger. Next question. From Harry Mar. Pila mo kadugayo nag-uyab usa nag-engage ni Kuya Mark? 1 year and 6 months before me nag-engage ni Kuya Nimo. Nag-long distance pa mi og 1 year and 6 months. And then pag-uwi ko, ayun sumama siya sa akin na umuwi sa amin. Tapos after 3 days, tinala niya ako sa kanila. Pinakilala ko niya sa kanyang family. Tapos doon, sinabi na niya pala na hindi ko alam na nagpaalam na pala siya sa magulang ko para yun nga daw, mamanikan siya. So pagdating namin sa kanila, wala akong magawa. Sinabi na niya sa kanyang family na yun pala na mag-engage daw kami. Yun, 1 year and 6 months. Next tayo. From Rinaline Rodriguez. Niagi na ba mo bulag ni Kuya Mark? If oo, then unsay rason? Good question, Rinaline. Yes, bulag mindalan. Charot lang. Di, sinasabi lang namin na maghihiwalay na kami tuwing nag-aaway. After that, after 2 days na nakalipas, kumustahin naman niya ako kung okay na ba ako, kung wala na ba akong tupak. Ganun. Yan lang ang style namin. Away bati. Next. From J. Mark Imutin. May time na bang nabitawan mo ang phone habang nakachat ang mahal mo dahil sa sobrang antok? Oo. Sa sobrang antok ko na. Tapos, ayun, hindi ko na malaya na dito na pala sa noo ko. kasi lagi akong naghihintay ng reply niya. Minsan delay yung reply niya. Kasi naglalaro siya ng email. Tapos ngayon, maghihintay ako ng reply. Minsan nanood lang ako ng YouTube. Ayun, ang phone pala yun, nandito na sa noo ko. Next. Para madali. From Rosil Baguio. Gaano mo kahalaga ang friendship natin? 100% na mahalaga ang friendship natin. Kahit papaano, kahit hindi tayo laging nag-chat, laging nag-uusap sa phone, or umuwi ako, hindi tayo nagkita, basta malaking space ka sa heart ko. Napakahalaga yung friendship natin because nakapaka-anis mo na tao, tas naging fair ka. Sinasabi mo sa akin kung anong mali ko, kung anong hindi mo nagustuhan sa akin. Yun yung ano, yung pinaka 100% na isasabi mo diretso sa akin kung anong nakikita mo, kung anong mali ko. Yan. Yan ang pinaka mahalaga sa isang friend na walang plastikan. Yun. Next. From my beshi, Chin Rosco. Kung nag-aaway kayo ng iyong boyfriend, sino ang unang nakipagbati sa inyong dalawa at sino ang mas may mahabang pasensya? Kung mag-aaway kami ng boyfriend ko, siya ang unang makipagbati kasi ako ang unang aaway. kahit nasasaktan siya or nasasakal siya, siya yung unang makipagbati, siya yung unang tumawag, siya yung manghingi ng sorry, pero mas
ako yung mas may mahabang pasensya sa aming dalawa. Kasi kahit anong away namin, anong-ano, magpasensya lang ako. Kasi yan lang naman ang rule ng isang LDR relationship, away bati. So yun, beshi, siya yung unang makipagbati, ako naman ang may pinakamahabang pasensya. Next. Sa isang relationship, hindi yan mawawala yung away at saka yung hindi nyo magkaintindihan. Minsan, may doubt tayo sa sarili natin. Kasi hindi natin nakikita yung mga taong minamahal natin. Ayun, maraming tanong yung utak. Kung anong ginagawa niya ngayon, saan kaya siya nagpunta, ayun, pag chinachat naman, hindi nag-reply agad, yun na nga, mag-aaway na din. Next question tayo. From Migs Ochabelio. Unsay pinakadili nimo malimtan nga nahitabo sa imong life? Ang pinakadili na ako malimtan is yung unang pagpunta ko dito sa Lebanon. Hindi ko talaga yun makalimutan kasi hindi ko pa alam yung pasikot-sikot, yung stopover, hindi ko alam anong gagawin ko sa immigration. Tapos walang ibang tumutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Tsaka alam nyo ba na natutulog pa ako sa bench ng sa Dubai, yung pagdating ko ng stopover ko sa Dubai, kasi dumating ako doon 7 ng umaga, yung flight ko papunta dito 1 pa lang ng hapon. So, yun hindi ko yun makalimutan kasi kahit anong tanong ko, may mahihiya ako sa sarili ko na magtanong ako sa ibang tao. Buti na lang may nakita akong isang Filipino na yung magkuha ka ng departure card, yun, sinasabi niya sa akin na mag-ingat ka palagi, tsaka doon ka dadaan, tapos pag dumating mo doon, bigay mo yung ano mo, ticket, pakita mo sa steward. Yun yung first na punta ko dito sa Lebanon, hindi ko yun makakalimutan ever. Next. From my loves, Mark Imutin. Kung mag-a-apply ka ngayong pandemya ng trabaho, anong klaseng trabaho ang gusto mo? Wala naman sigurong nag-hire ng trabaho tuwing pandemya. Siguro, mag-ano na lang ako, magluluto. Tapos i-online selling ko na lang para may trabaho ako. Para meron na naman tayong pantustos sa araw-araw na pangangailangan. Yun. Kung meron man na trabaho na gusto kong pasukin is yung online. Mag-online na lang. Para sa kinabukasan. Paano mo pinatitili yung pagmamahal mo sa kanya kahit na-discover mo na lahat ng mga kalukuhan at kasama na ang pang-cheat niya sa'yo at bakit? Mananatili lang akong matatag sa sarili ko at iisipin ko na lang palagi na hindi siya nagluko kahit nakita ko na, nabasa ko na. Ganyan naman talaga yung pagmalayo kayo sa isa't isa, may mga kalukuhang ginagawa yung partner mo. Pero hindi ko siya titigilan na hindi siya ma-high blood. Pero yung andun lang yung pagmamahal. Tsaka sabi naman niya, magtiwala lang, wag lang bibitaw kahit ilang ulit na nag-aaway kami. Ayun, tiwala lang. Mananatili pa rin akong matatag at confident sa buhay ko. Dahil sa pag-ibig, hindi yan madali. Especially na LDR kayong dalawa. Hindi yan madaling isipin na baga na ano siya, anong ginagawa niya doon. Baka ano, mahirap talagang paniwalaan yung mga sinasabi niya. Mahirap talagang magbitaw din ng salitang patapos. Bunot tayo ulit. Hugot na naman siya. From Arnold Katubig, what is the happiest moment happened in your life? The happiest moment in my life, yung makatulong ako na sa family ko. Yung ako yung mismong nag-support sa mga magulang ko. Kapag nakangiti sila, yun, the best ever moment in my life na yun. Kahit anong gawin ko, mas lagi kong iisipin yung family ko. Family first before others. So yun ang pinaka-best, yung happiest moment na nangyari sa buhay ko. Na makatulong ako sa pamilya ko. Yung lagi akong
kahit walang-wala ako, basta makatulong lang ako sa family ko. Yun, the biggest happy ever after. Next. From Sylvie Patalinghog. Kanus a plan ninyo magminyo? Kanus a plan pakasal sa imong fiancé? Nagplano mi last year yung ano sila naman hikan sila sa bahay na ano pag-uwi ko na lang. Pero kasi nagka-pandemya, nawalan siya ng trabaho. Wala na ano din, may plano din akong uuwi. So, naghahanap buhay muna siya. Maghahanap buhay muna kami kasi wala pa kaming pera. Set aside muna yung kasal. Pero darating naman kami diyan. Invited ka. Next. Tatlo na lang. From Anna Kulankulan. Who is Erich Kulankulan? Who is Erich Kulankulan really is? Erich is isang dependent na tao. Next question is from LC Ricososa. Ano ang pipiliin mo? Pera, edukasyon o pag-ibig? Support your answer. Of course, first pipiliin ko yung edukasyon. Kasi ang pinaka-importante is knowledge. Yan lang ang hindi mo ma-share sa iba. Kahit na nakawin pa, kahit meron pang ano, hindi yan nila makukuha yung knowledge mo. So, edukasyon. Next is pera. Kung wala kang pera, hindi ka din makapag-aral ng maayos. Kasi maraming mga chichiburichi doon, mga project, mga ano pa dyan, mga tuition, ganun. Tsaka na yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, darating din yan sa tamang panahon. Hindi yan minamadali. Pag meron kang edukasyon, meron kang pera, darating yan ng pag-ibig. Yan, minsan maluko tayo sa pag-ibig, mauna pa kaysa edukasyon. Ayun. From Joy Velasco. Kailan ka uuwi dito sa Pinas? Pag may ticket na ako, tsaka ko na sasabihin kung kailan ako uuwi. Kasi minsan, madelay. Hindi ko pa alam kung papauwiin ba ako. Dahil sa panahon ngayon, may pandemic pa. Tas may swab test. Marami pang proseso ang papers. So, ikaw ang i-chat ko kapag may ticket na ako na pauwi. I hope na makauwi ako. And I know, excited ka din na makauwi na ako. Kita-kits na lang. Kung hindi niyo nagustuhan yung mga sagot ko, pwede kayong mag-comment down para sa inyong mga reaction. Thank you!